Kahapon, September 19, nag-email sa akin ng aking watchlist na meron daw akong cell signal sa CNPF. Na kung titignan ko ito, so dito naglalahad na currently ang price niya kahapon ay nasa 29 pesos per share and ang aking target dito ay nasa 28 na nasa overvalue na ang company nito. Na kung pupuntahan ko ang aking watchlist, truly enough, ang CNPF lamang ang merong sell signal sa aking watchlist. And kung titignan natin, ang aking target sell dito ay nasa 28.08. So itong watchlist ko ay gumagana kasabay ito ng aking portfolio tracker. And every time na magkakaroon ng buy and sell signal, automatic nag-i-email sa akin ito para lagi kong natatrack ang mga performance ng aking mga nasa watchlist. Kung gusto nyo magamit itong portfolio tracker ko, comment lang kayo lagi sa ating mga videos. Okay, so ito yung mga nanalo ngayong araw. So, Jeric Cebuano, Wing Vaticano, Maye 8134, Fernandez, JM Mendoza, Ariel San Antonio, Brendo Vlog. Ang current share price ngayon ng CNPF ay nasa 30.30 pesos per share and aking average price dito ay nasa 24.15 pesos. And meron akong tinubo na 28.63% and merong dividend income na nasa 3.15%. So itong kumpanya nito, ito yung ibebenta ko ngayong araw. Ang CNPF ay merong 5.6% ng aking portfolio. Now number one reason kung bakit ko ibebenta itong CNPF, unang-una, ang kumpanyang ito ngayon ay overvalue na. Ang aking intrinsic value dito ay nasa 28 pesos per share. Ang average intrinsic value ay nasa 22.92 at ang payback time price ay nasa 21.30. Dito sinasabi sa atin na overvalue talaga ngayon ng kumpanya. Plus, ang kanyang payback time ay nasa 12 years. And ang kanyang current share price na ay nasa 30.5 pesos per share. Dito clearly ang company ay overvalued. Now pangalawang rason, itong CNPF, lagi ko sinasabi no, sa mga video na pag na-feature natin ito, may mga strategy ako na ginagawa na kinukuha ko lamang yung certain profit ko and pinapabayaan ko lamang. Hindi katulad ng ibang mga kumpanya na hawak ay medyo mabibilis yung pag-akyat ng kanilang share price. Ang ginagawa kong strategy dito pag ganitong scenario, so example natin dito, ay yung mga trades natin sa GSMI. So, unang bili ko doon sa GSMI na kumita ako ng 68%. Sa pangalawang bili ko, sa paglabas ko sa GSMI at bumalik ulit ako, kumita ulit ako ng 108%. And now, sa ating current portfolio, ang GSMI ay mayroon na akong 55% na ulit na gains. Every time na mag-overvalued ang company, binibenta ko. And kapag bumabagsak yung presyo ulit, babalik ulit ako. Bakit? Kasi para ma-take advantage ko, mabilis kong mapag-grow ang aking investment. So isa pang example natin like PLC. So dati kumita ako ng 28%, nilabas ko yung aking investment dito and 62% kumita ulit ako, kinuha ko lahat ng investment ko. And pagkalipas ng isang taon, bumalik ulit ako sa PLC and lumabas na naman ulit ako ng panibagong 69% nakita sa company nito. Itong ganitong strategy, ginagawa ko ito again, kapag nakikita ko na medyo mabagal yung growth ng company. So may mga instance naman dati like DMC. Now itong si DMC kung bakit until now may hawak ako. Kasi nakikita ko siya ng potential na mag-grow and ang ganda kasi ng kanyang management. Very, very excellent. And mayroong 46% na gains and another gains pa ulit ako. Hindi ko na mahanap siya dito, no? Pero ang ginagawa ko kasi nung kinukuha ko lang yung mga gains ko noon. Itong mga ganitong strategy, no? May mga scenario tayo na pinipili na medyo mag-exit tayo, palabas-pasok tayo. Kasi gusto ko as much as possible to ma-take advantage ko yung pagtaas ng share price ng mga company. Kapag bumababa yung share price ng mga company, kapag nakitaan ko na maganda pa rin yung financials, maganda pa rin yung management, babalik at babalik pa rin ako. So sa mga investment na nakuha natin, i-reinvest lang ulit natin ito. And again guys, hindi ko binenta itong si CNPF because ang pangit na kanyang financials. No, ang ganda na kanyang financials. Kung titignan mo dito, yung kanyang revenue ay talagang maganda pa rin, no? Projection ko talaga dito sa company, mag-grow pa rin ito. However, itong company talaga ngayon ay very overvalued na. And hayaan ko muna, no, na nagumalaw yung mga traders dyan and kapag bumagsak na yung presyo ulit nito, babalik at babalik ulit ako dito sa kumpanyang ito. So dito executed na yung ating trade sa CNPF. So nabenta natin ito sa 30.20 pesos per share. Today, September 20, 2023. Sa pinaklatest portfolio natin, wala na dito ang CNPF. And wala na rin dito ang CNPF sa ating portfolio breakdown.